Okay, what's up mga kalikot? Last na live ko guys ay nabuksan ko tong makita pala. Yan, baka sabihin nilang ano, yan, makita. Makita naman yung kanyang brand, pero ang comment ko dito guys ay bakit dadalaw yung kanyang diode, pero amperage ay nasa 300 ampere. At maganda naman kasi yung kanyang MOSFET or IGBT pala ay apasensya na guys, umuulan. Hindi ko na pwedeng patagalin itong item na to sa akin kasi baka kailangan ng may-ari maulan. Siya pala guys, just in case na anong mas maganda na gawin natin. Sa live, mag-live tayo, mag-live si Juan, doon tayo magkulitan, konting tanongan, konting sharing, ganon. Yan, mag-comment kayo sa baba kung anong gawin natin, mag-live si Juan de la Sag or hindi. Okay? At kung anong oras ang gusto nyo. Ganon na lang guys, mag-comment kayo sa baba. Okay, ituloy natin yung na-udlot na gagawin ko. Ayan. Kalat-kalat pa rin siya. Ito guys, yung mga nasabugan ay sumabog. Yung mga naputukan. Ano ba naputukan? Ayan, Happy New Year. Yan, sabog-sabog siya. Yung iba, wala ng identity. Tapos, tanggal pa yung mga sleeve. Kaya, ingat-ingatan natin just in case. Yan, oh. Grabe, oh. Nadamay pa yung capacitor sa pagsabog. Malakas talaga. Ang design kasi nito guys ay baliktad. Yung sinasabi ko sa ibang mga vlog ko na dapat sana, kung just in case, manufacturer, ayan, maawa ka naman sa mga bumibili. Ayan, AC, papasok sa diode kagad. Kung just in case na may shorted dito, shout out sa ating breaker or fuse. Yung mga original kasi na welding machine, yung relay, ay yung input, relay, pagkatapos, diode. Kasi kung ganun yung orientation niya, papasok muna yung AC dun sa tawag dito yung soft start. Yan. Tapos saka mag-activate yung relay kung just in case na okay yung kanyang system. Pero kung may shorted, hindi na papasok. Tapos papasok sa kanyang diode, papunta sa kanyang capacitor, aandar muna yung 10%. Pag andar yung 10%, activated yung 24, paandarin yung relay bago papasok yung 100% na magpapaandar sa system. Yan. Kung just in case mayroong fault, hindi aandar, hindi mag-activate. Iinit lang siya, bagsak yung kuryente, hindi aandar yung system. At least, safe. Pero sa ganito kasi, ayan, shout out sa Makita. Gumagawa ka na rin ba ng kalokohan? Yan o. Ang una natin gagawin guys ay linisin muna natin yan. Para matanggal lang yung kanyang carbon. Dito guys, ang tansya ko dito sa resistor na to ay nasa 20 ohms, 20 ohms. Tapos yung nandito na missing ay nasa, ang tansya ko ay nasa 5 ohms. Ayan, pati dun sa kabila ganoon din lang. Tapos diode, palitan na natin lahat. Ayan. Pwede dito guys yung mga ultrapass na diode, yung diode dito sa kanyang 10%. Ayan, dito pwede yung mga diode na nandito. Kasi pati yung board niya guys, tanggal eh. Palitan na natin lahat. Para mas sigurado. Okay. Para alam natin yung missing at yung meron. I-check natin yung kanyang connection kung meron sa papunta sa kanyang gate. Connected doon, connected dito, tapos papunta sa kanyang gate. Okay. Yun, save pa naman yung kanyang
sleeve, meron pa. I-check natin yung polarity niya kasi hindi ko maaninag yung kanyang B+. Okay. Okay. I-test natin kung connected ba siya o hindi. Okay. Okay, meron. Much, much, much later. Okay, update guys. Ito na siya. Ilagay ko na. Kabilaan, okay na. Lagay. Okay naman yung kanyang mga sleeve. Ayan. Dito kasi medyo nangamba ako dito. Ito guys, oh. Parang nangamba ako. Natanggal yung kanyang balat or yung kanyang coating. Ibig sabihin uminit siya. Ayan, kaya mas maganda pa rin i-check nyo kung just in case baka yung sleeve niya sumabog sa ilalim. Naluto eh. Okay, pero okay naman siya guys. Isubukan natin kung okay yung lumalabas papunta sa kanyang mga gate. Okay. Ito paano hindi siya shorted. Tingnan natin kung acing pumapasok dito. Ayan, dapat pare-parehas siya. 7.14, 13. Okay, parehas. Para mas sure, gagawa ulit tayo ng tester na yung ano, yung ilaw para matrace natin kung totoo or hindi. Okay, ngayon subukan natin. Ayan. Boom. Balita rin natin. Ayan. Okay naman. Okay. Siguro pinagtatakunan ako ng iba kasi ganito yung ginagamit ko. Ayan. Wala kasi ako ano, frequency meter or yung ano, magamit ng mga magagaling na technician. Ayan, okay na siya guys. Wala sana supply dito. Okay. Much, much, much later. Dito guys, ewan ko kung effective na lalagyan natin ng heat paste. Kasi nga, pag nilagyan natin ng heat paste, hindi natin alam kung totally na talaga didikit yung kanyang tawag dyan, yung kanyang collector papunta sa kanyang heatsink. Tapos, just in case na hindi siya dumikit, ang talagang nakakonect lang talaga, ito, yan napakaliit na yan. Ang nakakonect lang. Tapos, dun sa kabila sa kanyang sleeve. Halatado kasi guys na uminit siya, oh. At hindi talaga dumaan yung connection nito sa kanyang heatsink. Kaya ang gagawin ko na lang, kasi delikado, mahirap na kasi baka babalik ulit ito. Popondohan ko na lang dito sa kanya, ano, drain.
kailangan mahinang natin doon. Yan, kasi pag nailagay ko to, tatanggalin ko ulit itong heatsink, ihinang ko doon sa kabila niya para sukat na sukat. Kailangan ko siyang ihinang dito. Yan, sa kanyang drain. Papunta sa kanyang heatsink. Kung aasa tayo sa heatsink niya, tapos yung connection dito, baka magkaroon ng ano, lost. Kasi nga saan nilagay ko, ano, heat paste. Hindi ko alam kung gagana or hindi ito ngayon. Hindi ko alam kung sasabog siya. Pero sana sa test natin, okay lang siya. Yun lang, problema. Pero kahit pa paano, alam kong active yung kanyang 10%. Tingnan natin kung may lumalabas sa kanya. Dapat mas malakas na, ano, mas mataas na wattage ng ilaw ang ginamit ko. Ayan. Pero may lumalabas na output niya. Okay. Subukan natin sa inverter. Ayan. 500 watts lang, guys. Patayin natin dito. Patayin natin dyan. Subukan natin dito ngayon. Okay. Subukan natin. Okay. Mababa lang na klase ng ilaw yung ginamit ko, kaya ganun. Tapos i-test natin yung kanyang output kung ilan. Nasa 55. Tataas pa yan kung just in case na grid yung pagsasaksakan. Okay. Pero ngayon kasi malakas ang ulan, tapos inabot na ako ng gabi. Ayan. Pero kung may problema yan, sana sumabog na kung just in case or namatay yung inverter. Pero okay naman siya, guys. Walang problema. Ayan. Medyo hindi lang ako talaga satisfied sa design ni Makita ngayon dito. Napaka babang klase ng kanyang ano, design. Kumbaga, trade to be destroyed siya talaga. Kita niyo naman sa design sa kanyang board. Ayan, pag talagang tinanggal mo na yung pyesa, hindi na siya may babalik ng maayos, or hindi siya maayos na kung just in case na yung technician ay burara or hindi maingat, talaga masisira siya. Ayan siya, guys, oh. Dalawang diet lang yung kanyang output, pero 300 ampere. Ayan. Okay na, gumagana na siya ng maayos. Wala kasi sa akin yung mga tornilyo niya, mga screw niya para sa kanyang takip. Kaya siguro yung may-ari na lang magbabalik nun. Pero ngayon okay na siya. Ayan. Eto, guys, yung mga sabog sa kanya, oh. Tingnan nyo, oh. Kaya sa tingin ko dyan, lang dahil sa kanyang dating board, kaya siya nasira. Hindi kinaya nung kanyang semiconductor. Yan, yung kanyang board. Mahina na klase. Yan, guys, on. Tinapunan ko na lang ng marami. Para kahit paano, yung papunta sa kanyang drain ay malakas. Hindi natin pwedeng asahan yung tornilyo yung papunta sa kanyang heatsink, kasi baka mag-loss dun, eh. Yan, yung style niya kasi talagang hindi mo lalagyan ng heat paste. Yan lang yung init, ay hindi maganda yung kanyang deliver papunta sa kanyang heatsink. Kaya mas maganda, nilagyan ko na ng ano, mas matibay-tibay na connection. Sana matibay yung ano, yung IGBT na binili nila. Kasi sila rin bumili, guys. Hindi ako. Galing sa online. Sana matibay, pero sana
Kasi tagal naman ako bumibili sa online eh. Matibay-tibay din naman yung kanilang mga benta eh. Okay guys, pansamantala muna. Inabot na naman tayo ng pansamantala mga maalam. Ayan, kita-kita na naman tayo sa susunod na video ni Juan de la Saga. Alam mo na!